dumami lalo yung mga pugad nung Mayang Dilaw. Natuwa ng gusto itong mga Maya na ito dahil sa nagdaang malakas na ulan. Nung nakaraang malakas ang ulan, hangin, pero nandiyan pa rin. Hindi natanggal. Binawas-iwas na eh, hindi pa rin matanggal. Magaling yung ibon na ito tahi ng kanilang ugat. Nakalambitin dun sa mga dulo ng sanga. Nung aroma. Hanggang ngayon eh, yung ilalim ng mga puno na yan, may tubig pa. Hindi pa ganong humupa. Yung isang yan, yan yung lalaki. Yung lalaki tagagawa ng ugat. Kasi yung babae, malabnaw na pagkadilaw yung kanyang kulay. Yung lalaki ang talagang madilaw yung dibdib, tinan mo. Pero yung babae, mas maliit sa kanya. Medyo mapusyaw na pagkadilaw. Kaya pala, yung lalaki pala tagagawa ng pugat. Preskong presko, karamdam siguro nila ngayon. Talagang nabanlawan ng gusto yung mga puno dito. Mayroon pang ibang mga pugat din sa mga ibang puno. Pero particular dito sila mahilig mong gumawa ng pugat sa klase ng puno na ito. Ayan. Sa kabila mayroon pang isa. Sa mga sulok-sulok mayroon din. Napakaraming klase ng ibon dito na dito ko lang makikita. O dito ko lang nakita. Parang hindi ko nakikita sa Pilipinas. Ayan o. Meron pa doon sa kabila. Pero yung ginagawa nilang pugat na yan, hindi yan dyan, hindi dahon ng puno na yan. Kasi yung puno na yan, aroma yan. Yung mga dahon na ginagawa nilang parang dahon ng palay. Mahaba. Pinupulupot nila dyan. Parang dahon ng kugon. Ayan o. Ang galing tumahi nitong lalaki. Palipat-lipat siya dyan. Tinatahi niya yung... Yung babae, taga-itlog lang dyan. Taga-taga... Lim-lim. Burito nila yung itlogan, yung aroma puno na yan. Kailang update ko sa inyo dun sa resulta ng malakas na ulan. Natuwa yung mga ibon.